Di gaano komportable, mag-mask at mag-face shield. We wear it to protect ourselves and others kasi mahal natin. Kahit pa gusto nating mag-date sa labas at mayakap sila, we choose to stay at home and love them from a distance para siguradong safe kasi mahal natin. Sa pamamagitan ng pagsunod sa health protocols, maipapakita natin ang ating pagmamahal at pag-aaruga sa mga pinaka-importanteng tao sa ating buhay. Let's spread love, not germs, not virus. Maligayang araw ng mga puso mula sa Radyo Pilipinas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Oras po ay 5 minuto matapos ang alas 3 ng hapon. Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Zavalla na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatulong sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Magandang hapon po. Welcome po tayo sa isa na namang episode po ng ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ngayon po ay special na araw po ay dahil Valentine's Day. Happy Valentine's po. At okay, makakasama na po natin sa ating via Skype, Sir Francis Cansino, ang main host po natin. Magandang hapon po, Sir Francis. Magandang hapon sa iyo, Edison. Happy Valentine's Day. Opo. At siyempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, gayon din sa ating mga worldwide listeners and viewers, bumabati tayo ng maligayang araw ng mga puso. At patuloy tayong ganyaya, siyempre pa, sa ating kalinga hatid ng Red Cross sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, at sa pakikipag-agapayanan ng ating Philippine Red Cross, sumasa inyo ang ating tuluyang serbisyo publiko. At siyempre pa sa araw na ito, Edison, teka, bakit nakaitim ka? Lahat kami nakapula. Naglulok-sa ako eh. Gisag ng araw ng mga puso. Namatay ba ang puso mo? Matagal na, Sir Francis. Oo. Actually, bakit mo pinabayaan? Okay, Edison, update muna tayo sa ating teddy bear love. Opo, Sir. Ipapakita sa ating screen yung ating kung kayo po ay maghahabol para sa mga nabibigyan nyo po ng inyong regalo ngayong Valentine's Day. Ay bumunta na po kayo sa ating opisina ng Red Cross at bumili po at kumuha nitong ating Pula Bear. Spread Pulab this Valentine's Day. At malaki po ang maitutulong nito sa Philippine Red Cross at sa mga taong mangangailangan po. Dahil, ayan, nakikita nyo po sa inyong screen sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. Pag nakabili kayo nito, na worth 799 pesos lang, ay para na po kayo nakatulong dun sa mga binibigyan natin ng food relief na 2 to 3 days food ration. Pag tatlo po, isang hygiene kit. Pag apat po, ay mother and newborn kit. Pag lima, shelter toolkit, yung panggawa ng bahay. At kapag anim ang na inyong nabili, ay nako, nakatulong po kayo sa cash grant na mga binibigyan natin at patuloy tayong nagbibigay ng cash grant na yan, Sir Francis. Okay, Edison, nakita mo naman siguro sa aking tabi ating red bear. Si Pula po yan, Sir Francis. Pula? Mm-hmm. Okay, sana lahat ng ating mga kababayan ngayong Valentine's Day, share a love, punta na po tayo sa Philippine Red Cross at bumili na po tayo 1, 2, 3, 4, 5 na ating mga bear na ito
para ma-share natin ang ating pagmamahal. Hindi lamang sa ating mga loved ones, kundi sa lahat ng ating mga kababayan, lalo't higit ang mga nangangailangan ng tulong ng ating Philippine Red Cross. Opo, masaya-masaya yung pula bear mo dyan sa tabi mo, Sir Francis. Apa, lalo sila mami, sila katabi nanay. Katabi matulog yan. Katabi matulog. Okay, Sir Francis, bibigay ko ano lang natin to, yung announcement natin, report natin tungkol doon sa ating chikiting ligtas, measles and polio vaccination nung sa Region 3 and Region 3, 4A at Metro Manila. Sa week 2 na ating pagbabakuna ngayong buwan ng Pebrero, nakapagbakuna tayo, Sir Francis, ng 175,407 na bata. Ito po ay lagpas sa target natin na 100,000 lang. 175% na po ang na-accomplish natin. At 92,711 ang nabakunahan natin para sa tigdas at 82,696 po para sa polio. Katuwang natin dyan ang 1,000 mahigit na volunteers at na-reach out po natin ang 692 communities, 86 cities at katuwang ang 33 chapters. Ayan po ay sa suporta ng IFRC, American Red Cross, Canadian Red Cross, Netherlands Red Cross sa pangunguna po ng kanilang manager na si Sir Mark Alvin Abrigo. At nung ano po, nakaraang Sabado, Sir Francis, at nakaraang itong nakalipas na linggo, meron tayong mobile vaccine bus o yung clinic. Isang bus po ito na idonate sa Philippine Red Cross kamakailan at nakapagbakuna tayo niyan ng 183 na bata. Nung nakaraang Sabado, nasa may Barangay Holy Spirits po sila. At bukas, nasa Baseco, Manila po yan. At sa February 16, nasa relocation site sa Nabotas. At 17 po sa Barangay Tatalon, Quezon City. Sir Francis? Oh, wala kang audio, sir. Yes. Oh, okay, yes. Na. Edison. At congratulations at patuloy tayo sa ating mga malawakang programang yan, lalo na yung mga pagbabakuna natin sa ating mga chikitings. Okay, Edison, balita ako, napakarami ng ating resources persons for today sa ating special edition. Opo. Sir Francis, bago po lahat, kausapin po na natin at nandito na po si via Zoom, si Ma'am Cora Alma De Leon. Okay, Governor Cora, magandang hapon. Happy Valentine's Day. Happy ano ba ngayon? Valentine. Can you hear me? Yes po. Wala po, yes, kayong video. Go ahead. Okay. Wala kayong video. Wala pa akong picture. Okay. Magano lang ako. Sige po, ma'am. Go ahead. Governor Cora, una sa lahat, nais nating magparating ng taus-pusong pakikiramay sa inulila ng ating kabalikat, dating mayor ng Olongapo City na si Mayor Bong Gordon na nakababatang kapatid ng ating butihing Chairman Richard Dick Gordon sa kanyang pagpanaw at paghatid sa huling antungan yata sa araw na ito. Deepest condolences from Kalinga Hatid ng Red Cross. Yes, tama. I also extended my greetings earlier, no? Kay Chairman Gordon, nung when I found out na he passed away, si Bong, Mayor Bong. Po. Dati po siyang chairman ng Olongapo chapter, Ma'am Cora, Sir Francis. Yes. Mm-mm. Okay. At napakagaling na mayor niyan ng Olongapo. Naalala ko ilang beses kong napasyalan niyan at ilang beses kong na-interview yan si ex-mayor Bong Gordon. Okay. Okay, Edison. Apo, dati rin po siyang congressman ng Zambales, Sir Francis. Apo. Okay, at tuloy-tuloy na po tayo at simulan na po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Valentine's Day episode. Ay, nako, Sir Francis, kakaiba to kasi special po to. Ang topic po natin ay kusang loob na pagbibigay para makatulong sa iba. Kusang loob na pagbibigay. Opo. Ng dugo. Opo, at saka yung isang Blood Samaritan donor natin, Sir
Francis. Yeah. Opo. Kasi, alam mo, talagang dais nating bigyan diin ngayon yan. Mm-hmm. Naalala ko, laging sinasabi ni Governor Cora, yung Blood Samaritan Program na dapat higit nating palakasin sapagkat ngayon na medyo napakahina ng ating mga blood collection sa ating mga Red Cross chapters, siguro magandang anyayahan natin ang ating mga kababayan na magpasyal sa Red Cross para mag-donate ng kanilang mga dugo na kailangan sa pagtawid ng buhay ng ilang mga nangangailangan. Opo, at nais natin bigay impormasyon sa mga kababayan natin, Sir Francis, na may ganitong programa ang Philippine Red Cross para doon sa mga taong hindi makapag-avail ng processing fee, para lalo na sa mga netizens natin at sa mga ibang mga kababayan natin, Sir Francis. Totoo yan na Edison, pero ang higit sa lahat na dapat malaman ng ating mga kababayan na ang mga dugo na maaaring hilingin nila sa Philippine Red Cross ay libre. Walang bayad yan. Yes, sir. Yes, Sir Francis. Opo. Ma'am Cora, nandiyan po kayo? Oo, pero wala ako sa picture eh. I'm trying to find out. Sige, go ahead. I can hear you. Oh, sige. Okay, mag-aantabay kami, Governor Cora. Okay, yes, sino ngayon para mabigyan natin ang kaukulang diin itong Blood Samaritan Program ng ating Philippine Red Cross? Sino-sino ang hanay ng ating mga guests ngayon, Edison? Opo, sir, bigyan natin po ng ating pag-welcome dito sa ating programa ngayong hapon ito. Una, isang Blood Samaritan donor po siya, allocates 100 budget for Blood Samaritan annually. Siya po ay si Honorable Saldi Joseph o Josep ng Barangay Chairman. Siya po ng Barangay Santo Niño, Marikina. At makakasama rin po niya isang convalescent plasma donor. Biruin niyo, sir, 9 times na siyang nagbibigay ng convalescent plasma, at isa na po daw siyang galoner ng convalescent. Siya po ay dating administrador ng Marikina City Government at COVID-19 survivor, si Mr. Ryan Salvador. Makakasama niya rin po ang chapter administrator ng Marikina, ay walang iba kundi si Jennifer, Ma'am Jennifer De Guzman, at si ang ating donor recruitment officer na si Mr. Hansel Sentones. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po at welcome sa ating kalinga hatid ng Red Cross Valentine's Edition. Magandang hapon po. Happy Valentine sa inyong lahat. Administrator Jennifer? Yes, Kuya Francis. Maligayang araw ng mga puso. Oh, nakapula okay, si Ma'am Jen. Kamusta na ang ating Marikina chapter? Ito po, buhay na buhay. Dahil kami po ay inuulan ng suporta ng bawat sektor dito sa Marikina. Aba, natutuwa ako. At panauhin natin ang isang Blood Samaritan donor ng ating Philippine Red Cross na annually ay nakapagbibigay ng 100,000 budget para sa Blood Samaritan. Si Honorable Zaldi Joseph, at dating barangay chairman ng Barangay Santo Niño. Okay, Honorable Zaldi, magandang hapon. Happy Valentine's. Magandang hapon po. Happy Valentine's po. Magandang hapon po, Ma'am Jen. Okay. Kasama niya si Mr. Ryan Salvador, former city administrator. Aba, isang COVID survivor. Sir Ryan po. Opo. Okay. Wala pa po ata si Sir Ryan? Sir Edison? Wala pa. Okay. Opo. Nag-join na ba si Nawala. Sir Ryan? Okay, sige. Sige po. Tuloy na lang sige, po tayo, sir. Si Hansel Sembres, ang ating donor recruitment. Hansel. Hansel Sentones po. Ang set. Hi, Sir Hansel Francis Sentones. And Concora and Edison. Happy Valentine's po to everyone. Hansel, kamusta na ang ating donor recruitment? Currently, sir, striving naman po kami to go back to normal, because as experienced last year, it is
very, very problematic for us to continue the supply of blood, since most of our partners, especially here in Metro Manila, come from private sector, and as you all know, pandemic hit, naglay low sila sa mga blood donation sa blood donation activity, since yun nga nag-lockdown and most of the building administrators who didn't want anyone entering sa building nila. So ayun po, nahirapan po kami last year, pero luckily naka-drive naman po kami, and ngayon marami naman pong nag-i-start na po ulit yung pag-engage nila sa amin sa blood donation activities. So masasabi mo ba, Hansel, na ang ating mga Red Cross chapter, lalo na dito sa National Capital Region, ay nagsasagawa na ng continuing bloodletting activities? Uh-oh. Yes, sir. Actually, dito po sa Grab, sa red zone natin, sir, is within the NCR. And dito talaga natin naramdaman yung hirap ng pagkakandak ng mga bloodletting activity dito sa NCR. So ngayon, may mga partners na po kami na nag-resume na po. Most of them po nakapag-bloodletting. Though hindi naman po ganun karami pa din yung nakikipag-engage. We are still thankful na marami naman po sa kanila ang willing to help. So binuksan nila yung mga companies nila ulit again. Some of them kasi nag-work from home, pero yung mga nag-i-stay sa offices nila, yan, kinonsider pa rin kami to conduct yung bloodletting. Kahit yung small amount ng mga blood donation natin, it does a huge help talaga sa service namin dito sa blood services po. Administrator Jennifer, siguro napakagandang nabigyan mo ng diin dyan sa ating Marikina chapter ang layunin ng pagkakaroon ng programang Blood Samaritan ng ating Philippine Red Cross. Yes, Kuya Francis, napakalaking tulong po nito, lalong-lalo na po doon sa mga wala talagang kakayahang magbayad nung tinatawag nating blood processing fee. Sapagkat ang dugo po ay libre talaga dahil nagmula ito sa blood donor, no, voluntary donation. So ang binabayaran po talaga nila is yung pang-test ng dugo para masiguro na wala itong sakit. Kaya tayo po ay mapalad na maraming sumusuporta sa atin. Kasama, isa na nga po dyan, ang isa sa mga masugid naming supporter, walang iba kundi ang Barangay Santo Niño, sa pangunguna po ng kanilang punong barangay. Nandyan po si Kapsaldi Josef, na taon-taon po nag-donate o nag-allocate talaga ng 100,000 para sa mga constituents niya na nangangailangan ng pambayad doon sa dugo. Kasi ang dugo po, madali po nating mahanap kahit papaano. Pero yung pambayad nga po nila doon sa blood processing fee ay isa din pong malaking problema na kinakaharap ng mga kawawa nating kababayan. So nagpapasalamat po kami dahil patuloy po ang pagtitiwala nila sa Red Cross, lalong-lalo na sa Marikina, dahil patuloy po nilang sinusuportahan yung mga kababayan natin na walang kakayahan. Mabuti na lamang, Administrator Jennifer, meron tayong isang chairman na katulad ni Zaldi Joseph na talagang bukas palad at patuloy na sumusuporta dito sa Blood Samaritan program ng ating Philippine Red Cross. Congratulations, Chairman Zaldi. Ay, salamat po. Salamat po, Sir Francis. At Happy Valentine's. Happy Valentine's din po. Chairman Zaldi, matanong ko lang, this might be out of tune, pero anong nadarama sa puso mo ngayon na ikaw ay palagian ng sumusuporta at nakapagbibigay na ng mahigit 100,000 budget para sa Blood Samaritan program annually ng ating Philippine Red Cross? How does it feel sa puso mo ngayon, lalo na ngayong Valentine's Day? Napakalaki ng puso mo. Hindi po. Hindi naman po kami lang ang nakakatulong. Actually, malaking tulong po sa amin ng Red Cross, dahil ang dami pong lumalapit sa amin. Alam niyo po, sa barangay, lahat na lang po, lahat po ng kailangan, problema ng mga kabarangay namin,
kalimitan kami po ang nilalapitan. At isa po sa pinakamahirap palagi ay yung paghanap ng dugo. Ang dami pong pupunta sa amin, umiiyak, kap, kailangan po namin ng dugo. Linggo-linggo po yan, laging ganun. Kaya kami po ay malaking tulong po sa amin ng Red Cross, bagamat kami po ay nagbibigay ng tulong, yung 100,000 subsidy po namin taon-taon. Ang totoo po, sila po ang malaking tulong sa amin ng Red Cross po. Kaya masaya po kami na nakakatulong po kami sa Red Cross, at natutulungan din naman po kami. Malaking tulong po sa amin ang ginagawa naming subsidy sa Red Cross. So Jennifer, sa ngayon, kamusta ang ating blood inventory? Maganda naman po, dahil meron po tayong tinatawag na in-house. Nagsimula po tayong mag-establish ng 4 na araw every week na blood donation sa ating blood bank sa Santo Niño po. So every Tuesday, Wednesday, Friday at Saturday ay po pwede pong pumunta lahat. Ang kagandahan po doon, nakakasanayan na po ng mga tao at ng ating mga partner hospital na meron talaga ang Red Cross Marikina na schedule ng bloodletting halos araw-araw. Kaya kung sana pong pumupunta sa blood bank natin yung mga tao na gustong mag-donate at yung may mga kailangan po ng dugo. So maganda naman po, so far na hit po natin yung ating target last year. Ang target po natin last year, despite my pandemic, is 3,000. But sa tulong po no ng bawat sektor, in fact, isa sa pinakamalaking katulong namin ang city government no sa pangunguna ng aming punong lungsod, Mayor Marcy Teodoro. Bago magbagong taon, gumawa po kami ng citywide blood donation at nakakolect po kami ng 302 blood units bago magbagong taon. Kaya madami tayong reserba, dahil pag bagong taon po, medyo maraming mga aksidente at maraming pangangailangan. Kaya tinaon right po talaga namin na bago magbagong taon, marami tayong makuhang dugo. 300 po in one day nakuha natin dyan sa citywide blood donation na ginawa in partnership with the city government of Marikina. Nagpapasalamat kami dahil lahat po ng barangay ay nagtulong-tulong po talaga na maging matagumpay siya. So bukod po doon sa araw-araw na schedule natin, patuloy po tayong nagre-reach out pa sa iba't ibang sektor, like yung mga kumpanya, barangay, no, na sa pag-iingat naman, kakayanin po natin lahat ito. Kasi ang dugo po is something na hindi po natin makukuha kahit saan. Sa kapwa lang natin ito tao makukuha. Kaya sana po wag po silang matakot na mag-donate ng dugo. Congratulations sa ating Marikina Red Cross chapter at sa lahat ng mga sumusuporta. Siya nga pala, Edison, I would like to acknowledge yung ating convalescent plasma donor, si Mr. Ryan Salvador, ang former administrator ng Marikina City. Okay, Ryan, good afternoon. Happy Valentine's Day. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga tagapakinig, sa lahat ng mga nasa sumiti. Balita ko, Ryan, ikaw ay 9 times ng convalescent donor ng ating Philippine Red Cross. Opo, kahapon po, February 13, ang aking pong ika-siyam na donation ng convalescent plasma sa Philippine Red Cross. Kailan ka naging COVID survivor? Nag-positive po ako noong September 16, 2020. Then after 14 days, nag-negative na po ako noong September 30. So, noong prosesong yun, nalangin ako na sana huwag ako magkaroon ng severe case. So asymptomatic po ako, kaya nangako po ako noon na pagkagaling na pagkagaling ko, magdo-donate po ako ng aking convalescent plasma. Siya na 1 month po, simula October, November, December, January, February. 5 months na po, tuloy-tuloy, every 2 weeks. At nakasyam na, na donation ka na? Opo, mataas pa rin po yung antibodies ko, nasa 3.73 pa. Kaya pa ang isa hanggang katapusan para makasambo tayo. Aba, talaga naman napakaganda ng layunin mo ngayong Valentine's Day. Ah. Pero ilan ang naging recipient nitong
siyam na convalescent plasma na dinonate mo sa ating Red Cross chapter? Automatic po. Pagka nangailangan po ang isang severe or critical cases, ang isang bag po kasi noon ay 500 ml. So technically, minimum siyam na pasyente kagad ang natulungan natin. Ayan. Wow. Okay, Sir Francis, nagkaroon tayo ng konting problema sa Zoom at magko-commercial muna tayo at babalikan natin sila kasi may problema daw sa Zoom at bigla daw sila kagad na po ito, sabi ng ating mga technician na sina Sir Michael at si Sir Alvin. Babalik po tayo, Sir Francis, sa mga ilang paalala. Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang health at safety protocols na ipinapatupad sa pagpaparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys? Prioridad ng Philippine Statistics Authority ang kaligtasan ng lahat. Kaya sa PhilSys registration, mahigpit na ipinapatupad ang health and safety standards tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, pagkakaroon ng physical distancing at paglilinis ng kamay gamit ang sabon, alcohol o sanitizer ng PSA enumerators at registrants habang isinasagawa ang registration process. Regular din ang pagsanitize ng equipment na ginagamit sa registration. Hashtag ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Sugpuin ang pagkalat ng disinformation sa COVID-19 vaccine. Alamin ang facts mula sa mga eksperto. Paano dine-develop ang isang bakuna? Gaano ito kaingat na ginagawa ng mga siyentipiko? Ang develop ng bakuna, dadaan yan sa proseso, yung pre-clinical studies at yung phase 1, 2, and 3 clinical studies. Yung pinakamabigat dito yung sa pre-clinical studies na ang inaaral nila nang binibigay pa lang sa mga animals. Ang tinitingnan doon kung may bisa ba yung bakuna na mag-produce ng antibody sa mga animals. Tapos tinitesting yung mga doses. And at the same time, tinitingnan din kung walang mga major side effect. Mayroong mga tinatawag na threshold for immunogenicity and safety. So ibig sabihin, tinitingnan kung anong level ng antibody at saka yung safety, mga side effect ng mga bakuna. Pag pumapasa yan sa preclinical study, then pupunta na yan doon sa phase 1 clinical study, human trial. Ang pinaka-importante dito sa human phase 1 is yung tinatawag natin na safety. So titingnan kung pag ibakuna sa tao, ano yung mga reactions. And then tinitingnan din kung how the immune system of the human will react to that particular vaccine and will produce antibody. Iwasan ang disinformation. Mag-research. Mag-fact-check. Mag-verify bago mag-share. A reminder from DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ang ating talakayan po muli ay ang ating Blood Samaritan program ng Philippine Red Cross at syempre ang convalescent plasma donor na almost blood galloner na po, ay blood galloner na po talaga siya, sabi ng ating guest. At Sir Francis, bago tayo magpatuloy, ito pong mga nag-comment sa atin, no? Si Angelo Reda, sabi niya, good PM Philippine Red Cross, watching from Malolos, Bulacan. Maligayang araw ng mga puso, KPRC. Si Ma'am Bioli Campos, sabi niya, good afternoon po, happy Valentine's Day sa inyo. At si Mimi Bongkan, happy Valentine's Day po, Tito Francis and PRC. Sabi po nila yan. Happy Valentine's! Okay, sir. Andiyan na pa ulit yung mag-guess. Okay. Si Ma'am Cora, nandiyan na po yata. Ma'am Cora, baka may nais po kayong sabihin. Wala pa. Okay, sige, tuloy na muna tayo, sir. Teka. Sir Adrian, ikaw po ba yung merong background music sa ano? Medyo maingay po yata yung area mo. Ayan. Okay, Edison. Okay. Nais ko sana ang puntahan muli si Ray. Si Ryan. Si Ryan, ang ating Adrian. 9 times convalescent plasma donor. Si Sir Adrian. Nice kong ipasalaysay sa kanya ang kanyang pinagdaanan. In a nutshell, no? Matapos siyang maging survivor, paano niya naisip at bakit niya
naisip na maging convalescent blood plasma donor? Ryan? Palimuli, magandang hapon. Naghang. Yes, Ryan, go naghang ahead. Naghang. Naghang siya, Sir Francis. Anyway, si Ma'am Cora, nasa Zoom na po ulit. Ma'am Cora, baka may nais po kayo sabihin sa mga guests natin. Well, I don't know. Okay, ang tama ko. Wala pa rin akong picture, ano? Pero okay lang. Can you hear me? Yes, yes po, ma'am. Okay. I'm very happy that we're honoring, really, this program ngayon is honoring the heroes, no? Kasi hindi natin malalaman kung ano yung mga naging contribution katulad ng mga blood donors dahil if we don't have this program. And I'm very glad we're focusing on Marikina kasi talagang Marikina has been, even though it's a relatively new chapter, it has done a very good job. I have been there and I've seen it and I'm very happy to meet our guest today dahil talagang tamang-tama, tayo, Valentine. So mula sa puso itong ating programa na ito. Kaya thank you very much. Pero may audio ako pero wala pa akong picture. Sige, thank you. Thank you very much, Governor Cora. At tuloy-tuloy na tayo, Edison. Nakabalik na ba si Ryan? Adrian po. Adrian. Pwede rin pong Ryan. Ryan. Tinatawag po siyang Ryan dito. Opo. Ah, okay. Oh, yun naman pala. Tama naman pala ako, Administrator Jennifer. Okay. Opo. Andyan na. Si Sir Ryan po is considered convalescent plasma blood galloner. So, ayan. Ano na blood po siya doon? Qualified na po siya sa award na yon. Siguro po sa July. During our Blood Donors Month. Blood Donors Month ay ma-awardan siya. So far po siya yung pinakamarami ang na-donate pero hindi pa po natatapos yung laban kasi tuloy-tuloy pa rin po. Mm-hmm. So marami pa rin po yung tuloy-tuloy ang pagdo-donate. So yung record po ni Sir Ryan ang record to beat. Yun po yung tinatawag natin na kailangan pong i-beat ng iba. Lalo papang-sampu pa po siya by 2 weeks from now. Mm-hmm. Andyan na siya? Wala Adrian. Pa po. Adrian? Hindi, Sir Francis. But anyway, Administrator Jennifer, ilan ba ang sa talaan mo ang naging mga convalescent blood plasma donor natin? Diyan sa Marikina. Dito po sa, ayan na si Sir Ryan. Dito po sa Marikina, I think nasa 16 or less than 20 pa lang po. Wala pa, hindi ko po sure. Isa rin po yung asawa ko. At ang chairman po namin na si Chairman Boji Bernardino is also COVID survivor. Kami po, ako ay COVID survivor din at yung husband ko, sila po ay nakapag-donate ng convalescent plasma. Pero ito talagang si Sir Ryan ang talagang consistent at laging mataas po yung kanyang tinatawag na antibodies. Kasi sabi, ang paliwanag, nasa lifestyle daw. Kapag walang bisyo, pag maganda ang lifestyle, hindi po kaagad bumababa yung antibodies. Kaya he's capable of repeated donation. Ayan na po si Sir Ryan. Sir Ryan, salamat. Sir Ryan. Okay, welcome back. Yeah, I'm back. Sorry po. Okay. Oo. Kanina, nasabi ko, sana maisalaysay mo sa amin at sa ating mga taga-subaybay dito sa ating kalingahatin ng Red Cross. Ano ang pangunahing naging damdamin mo at ano nagtulak sa iyo matapos maging successful COVID survivor na mag-donate ng iyong blood plasma sa Philippine Red Cross? Okay, September 16 po, 2020, nagpositive ako sa COVID-19. At siyempre, tagang todo-todo panalangin natin na huwag tayo maging critical or severe. At nagpapasalamat tayo dahil asymptomatic tayo, within 14 days, magaling na po tayo. Pero sa bahagi po ng dalawang linggong pamamayan ngayon, nakita ko marami tayong kababayan na nangangailangan ng convalescent plasma, yung mga critical and severe cases. Kaya immediately after October 1, pumunta na po kaagad ako sa Philippine Red Cross at nag-volunteer na ako na mag-donate ng aking plasma.
nagsimula po ako sa 7.30 na antibody level. Kaya sabi po nila, napakataas po nun para every 2 weeks, makakapag-donate po ako. So, yun nga po, naka-sham na po ako sa nakalipas na 5 buwan. Sa katapusan po, kaya ko pa mag-donate pa ng isa. Pasok pa po ako. Sabi ni Administrator Jenny, eh wala ka raw bisyo. You are living in a healthy lifestyle. Pero ang bisyo mo naman, eh napakalaki ng puso mo. Hindi ba makakasama sa iyo? Nasa laki ng puso mo, eh 9 beses at magsasampung beses ka nang nag-donate. Narinig mo, sir? Hindi naman po. Sabi ko nga doon sa una kong record. Opo, doon nga po sasabi ko, dalawang klase po yan. Yung willing at capable. Magkaiba po yung willing at capable or qualified. Kasi po yung iba, willing talaga mag-donate. Marami tayong kababayan na talagang gusto mag-donate ng plasma. Pero hindi naman po sila qualified. Dahil una, kailangan COVID survivor ka. Number two, dapat mataas ang antibodies mo. So, kailangan sabay yun. Qualified and willing. Kasi Ma'am Cora, may sasabihin. Alam mo, I am very pleased to meet you. No? Medyo we have something in common. Pati sa ating chapter administrator kasi na-COVID din ka ako and I was confined sa PGH for actually more than 14 days. Pero siyempre, I cannot naman donate also dahil I'm already way past the age. Plus at the same time, ako ang feeling ko, meron lang talagang mga tao na who can donate. And I think it's both a privilege and a responsibility dahil you're able to donate of yourself, the blood. At natutuwa ako na may pagkakataon tayong ma-interview ka, makita ka, para makita lang mga gwapo ang mga nagdo-donate ng dugo sa Red Cross. O di ba? Gwapo ka eh. O, naman napangiti ka tuloy. So yun lang muna ngayon. Siguro yes. Balikan natin si Hansel ng ating Donor Recruitment Office ng Philippine Red Cross para mabigyang higit ng linaw itong andugo ng Red Cross ay libre pero nais nating malaman nila na meron tayong Blood Samaritan Program. Okay, Hansel, paano ba at yes, ano-anong kwalifikasyon para sa isang pasyenteng nais magpunta sa programang ito ng Philippine Red Cross at doon sa mga nais na mag-donate? Yes, sir. For those who wanted to be part po ng, or those clients po, mga pasyente po natin na wala naman po talagang kakayanan magbayad ng blood processing fee, ang Blood Samaritan Program ng Philippine Red Cross ay isa pong daan para po matulungan po namin kayo na makakuha ng, na mabigyan ng discount or mawaive ang blood processing fee. So ang kailangan lang po natin is the letter, indigence letter galing sa social worker ng hospital na ini-endorse kayo na wala pong kakayanan talagang magbayad ng blood processing fee. And with that, we can give you 25% to 100% free na po yung blood processing fee natin. So yun lang po yung kailangan natin. Isang takibayan na hindi talaga kakayaling magbayad. Pero Hansel, merong mga apo, mga kailangan ng dugo na more than one. 2, 3. Minsan 5 yes, pa sir, ang request galing sa ospital mismo at sa attending physician. How yes, can sir, they avail of the Blood Samaritan? Actually, sir, it doesn't matter po kung ilan ang kakailanganin nila as long as available po sa ating mga blood centers, itong mga blood na hinihingi nila. We can serve naman po everything. Sir Hansel, tuloy mo lang, Sir Hansel. Ayan, sir. Kahit po ilan po ang kakailanganin nilang blood, nakalagay naman po yan sa blood request form na ini-issue ng mga hospital at nakita naman po namin qualified po talaga sila para mabigyan ng libreng processing fee. We will serve naman po. So, hindi po kami tumitingin kung ilan po ang maiserve natin. Basta po kailangan ng pasyente, bibigay po namin. Sir Hansel, sino pa yung mga ibang organisasyon, individual, ang bibigay dito sa Blood Samaritan program ng ating Philippine Red Cross? Marami tayong nagiging partners po with the Blood Samaritan. So isa na nga po dyan yung mga, yung mga private individual po natin, yung some of the LGUs give us Blood Samaritan, they partner, the PCSO,
Actually po, PCSO is one of the long-time organization na nagbibigay talaga ng pondo for the Blood Samaritan Program. Also, the Banco Central ng Pilipinas, they give us Blood Samaritan yearly. Bloomberry, so marami pong companies din na nag-support talaga sa Blood Samaritan. So as you can check po, marami po talagang natutulungan ng Philippine Red Cross ng mga indigent client na hindi talaga makapagbayad ng blood processing fee. Yun. Okay, Hansel, marami ba ang mga blood donors natin ngayon na may COVID pandemic? Nung nag-start, sir, nung COVID pandemic, yun nga po, medyo hirap po kami. Pero as really as since January 1 up to date, I think more than 30,000 na po agad yung na-collect natin from the blood donors. So parami naman po ng parami. Last year po kasi around 350,000 po yung na-collect natin na blood unit. So this year sana mas dumami pa, mas maparami pa po talaga yung mga companies na willing to engage again with the blood donation activity po ng Red Cross. Oo. Sir Francis, Ma'am Cora, ito meron tayong report galing sa Operation Center na mula as of February 13, meron tayong summary from January 2021 to February 13, 2021, total number of patients served 21,149, at total number of units served 32,570. Yes. Yan po, Sir Francis. Yes po. For this year lang yan, ha? Yes, sir. Yes, sir. Ganun po kadami talaga. Kung titingnan nyo po, mas marami talaga units ang nasiserve natin versus doon sa mga kumukuha. Kasi marami pong pasyente natin. Multiple bags talaga ang kailangan nila. So, ngayon continuous effort po kami to promote the voluntary blood donation campaign ng blood services sa Philippine Red Cross po. Okay, may tanong tayo dito, Hansel. Meron nang nagre-request ng blood dyan at napagbigyan na natin under the Blood Samaritan Program. Ngayon, apo, after a few months, bumabalik siya ulit, nagre-request ulit, another request. Pwede ba yung pabalik-balik? Paano naman yung ibang mga kailangan? Pwede naman, sir, silang bumalik as long as kailangan talaga yung blood. We do not discriminate naman kung sino po yung tutulungan ng Red Cross. The door is always open for those who wanted to secure blood from us to avail the Blood Samaritan, because yung mga donors naman po talaga natin willing po silang ibalik. Yun nga lang po, kung alam kong nararamdaman na po nila na continuous po yung kailangan nila, might as well promote the blood donation campaign din ng Red Cross para po maitulong din po nila yung mga dinodonate, yung mga marerecruit nilang mag-donate doon sa iba naman din pong nangangailangan. So sa amin po walang problema kung magbabalik-balik as long as kailangan at certified naman po talaga na indigent sila. We will continue to help them po. Okay, si Governor Cora, baka merong nais na idagdag. Yes. Ang gusto kong idagdag is that this is a continuing program. Makatutulong. Can you hear me? Yes, po, loud and clear. This is a continuing program at mahalaga na yung mga blood donors natin should continue to donate, no? Kasi the needs are vast, and as the chairman would say, hindi pwedeng sabihin ng Red Cross na we have no blood. In fact, kapag ang isang chapter ay naubusan, I mean, shortly for that particular day, I dare encourage to go to the nearby chapter para maka-access. Kasi kitang-kita mo yung talagang needs that must be addressed. And I'm very happy that in the experience of Marikina, very positive ang kanilang experience sa pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo. What with donors like our guest today? Yun ang comment ko dito. Okay, now thank you very much, Governor Cora. Puntahan ko lang at may tatanong tayo kay Administrator Jenny. Administrator, sakasakaling medyo kokonte ang mga nagpapasyal sa Philippine Red Cross chapter natin para mag-donate. Naisip ba natin o nai-consider natin yung house-to-house blood donation activity? Campaign. Kuya Francis? Yes, yes. Hindi pa naman po tayo pumupunta dyan kasi
yung ating mga partners like sa community, ayan sila Kapsaldi, naglo-launch din po sila ng mga bloodletting sa barangay. So dalawang bagay po o dalawang problema ang pinipilit natin i-solve. Kasi bagamat meron tayong Blood Samaritan Fund na galing sa pondo ng Barangay Santo Niño, pero kung wala din pong dugo na makukuha doon sa ating blood bank, eh wala rin po tayong maibibigay. Kaya sa tulong po, sa pakikipagtulungan ng mga barangay at iba't ibang organisasyon katulad ng Taugama at mga homeowners association, yun po, nagkakandakt tayo ng mga bloodletting paunti-unti. Bagamat malaki pa rin yung takot ng mga tao sa COVID na kapag madami, ayaw nilang humalo. Pero dahil sa tulong ng barangay, ay naipapaliwanag natin sa kanila na mag-follow lang tayo sa protocol, ay maitatawid natin ito dahil kailangan ng tao para pakunan ng dugo. So, kaya po successful yung ating programa sa dugo dito sa Marikina. Yung pong house to house, siguro po, community blood donation pa rin ang tawag sa kanya kasi ang mga contact po natin doon, yung mga homeowners association po. Sana may pero, Administrator Jenny, ilang barangay sa buong Marikina ang may katulad na Chairman Saldi ng Santo Niño Marikina ang sumusuporta ng ganito kalaking puso para sa Blood Samaritan Program. Okay. Meron po tayong 16 barangays dito sa Marikina at 15 po out of the 16 are supporting, no, continuously. Minsan nga yan si Cap, kahit wala pang isang taon at naubos na, eh nagpapagawa na agad ng cheque. Dahil wala po talagang patid, walang tigil na may lalapit po sa kanila at iiyakan na lang tayo. Eh, syempre naman po buhay yun. So kapag medyo maliit na, ay pinadadalhan na namin sila Cap ng notice na Cap, ito na lang po ang pondo. Kaya nagpapagawa po agad sila ng cheque para i-replenish po yung 100,000. So marami pong barangay ang tumutulong sa atin. Nandiyan ang barangay ng Ka, Fortune, Parang, San Roque, Barangay Santa Elena, Barangay Concepcion 1, Concepcion 2, Marikina Heights, marami pa po. So halos lahat po sila talaga ay tumutulong sa atin at naniniwala na talagang sa pagtutulungan, maitataguyod natin ang programang ito. Programa ng pagliligtas ng buhay. Okay, marami salamat, lilipat Kapsaldi. Sa Marikina salamat ngayon. Po. Marami na lilipat sa Marikina. Okay. Okay, before totally, welcome po. Medyo we are running out of material time. Siguro hinga natin ang mensahe si Kapitan. Chairman Saldi Joseph ng Barangay Santo Niño, Marikina. Chairman. Opo. Opo, magandang hapon po ulit. No? Maraming salamat po. Si Ryan po ay kabarangay din po namin sa Santo Niño. At isa po kami ng pinagmulan. Kaya po, yung magkatugma po kami ng ano eh ng pinagmulan, kaya parehas po kami ng ano ng pagsuporta sa Red Cross, ano, naiintindihan po namin yung pangangailangan ng mga kababayan namin, kaya patuloy po yung pagsuporta namin dito sa Blood Samaritan Program. At inaanyayahan ko po yung lahat, ano, lahat po ng may kakayanan na tumulong po para makatulong sa, kung hindi po kayo makapag-donate ng dugo may, dahil may mga hindi kayo qualified, may mga sakit. Kung may kakayanan naman po kayong tumulong pinansyal, pwede po kayo dito sa Blood Samaritan Program ng Red Cross tumulong, dahil malaking tulong po talaga to. Buhay po talaga ang sinasalba natin dito. Yeah. Yun. Suportado po natin yan. Okay, yung ating 9 times convalescent blood plasma donor. Adrian. Last message po, sir. Ryan. Tinatawagan namin namang pansin ang mikit kumulang 500,000 na COVID survivor na baka kayo ay sakay sa mga qualified na mag-donate ng convalescent plasma. Dugtungan natin ang buhay ng mga critical and severe cases. Okay, Administrator Jennifer. Your Uli message. Po, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin
para pasalamatan namin ang aming mga partners sa Blood Samaritan hanggang sa pagdo-donate ng dugo. Sana po ay tularan kayo ng marami pa na mag-donate. Ano po, huwag walang bahala ang kanilang oportunidad makatulong sa iba. Maraming salamat po sa aming mga partners sa iba't ibang sektor dito sa Marikina. Thank you very much. Hansel, your message. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Philippine Red Cross Blood Services, sa mga tumatangkilik po ng aming Blood Samaritan program. Napakalaking tulong po na binibigay ninyo sa mga taong hindi talaga kayang magbayad ng blood processing fee dahil po sa inyo dumudugtong yung buhay nila. Hindi po sila nahihirapan sa pagkuha ng dugo sa atin. So maraming salamat din po sa mga aming mga regular blood donor, those naman po na dugo mismo binibigay nila. Maraming salamat po kasi dahil kung wala po kayo, wala po kami maibibigay sa mga tao. Lagi po namin sinasabi, ang kami po sa blood services ay tulay lang po para po sa mga goodwill na ginagawa ninyo. So maraming salamat po. And salamat po sa programa dahil binigyan niyo po kami ng opportunity to acknowledge itong mga very important person natin sa ating blood services po. Okay, Governor Cora, yung famous saying mong sa highway. Yung sabi ko don't give your blood to the highway, give it to the Red Cross. Actually, magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Let us make volunteerism truly the way of life for the Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, at sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, sa pangunguna ng ating buting Director Bonga Portadera, sa ating Station Manager Alan Alyanige, sa ating kabalikat Mr. Maki, at kay Mr. Ray Sampang, ang inyo pong kagapay sa iyong papawid Francis Cansino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang araw. Get out and help make today a blessed tomorrow. God bless. Back to you, Edison. Salamat po. Happy Valentine's Day. At susunod na po ang balita ni Sir Albert Sebastian. At susundan po yan ni Ma'am Vance Fernandez sa kanyang pulso ng bayan. It's 3:56 ng hapon. We know you're always on the go. On the go. Pero